Arthur, pwede bang, kasi baka makalimutan ko, itatanong ko, ano? Nasabi mo, sa affidavit mo rin, narinig mo yung tunog ng baril na may suppressor, di ba? So, kaharap ka ba mismo nung ginawa o narinig mo lamang yung tunog ng suppressor? Narinig ko lang po. So, wala ka, nung nangyayari yon, wala ka, narinig mo lang? Sa labas po ako ng bahay yun. Nasa labas ko ng bahay. Kasi alam mo, sa press statement, sa press con mo noong February 20, kasi ang affidavit mo dated February 19, di ba? Yung public confession mo February 20, isang araw lang pagitan. Ang sinabi mo rito, baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po wala nang suporta. Dito evil prevailed. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko. Using a call. Alin po ang totoo rito ngayon? Yung inyong affidavit o yung sinabi sa inyong press con? Magkaiba eh. Sa inyong press con, maliwanag na naandyan ka, kaharap ka, nung nangyayari kasi napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Pero sa iyong affidavit na ginawa nung isang araw lang ang pagitan, kasi February 19 against the February 20 public confession, sinabi mo nga at kinonfirm mo ngayon, na narinig mo lamang at nasa labas ka ng bahay. So, alin po ang totoo talaga? Totoo po yun, Mr. Chairman. Hindi, alin ang totoo sa dalawa? Nandoon ako sa labas, pero I consider na nakita so, ko. So, mali yung nasabi mo sa press con. Nakalimutan mo. Baka naro ko lang, Mr. Chairman. Please continue. So, dito po, pinasunog sa amin ng SPO for Glory Bell ang lahat ng gamit. Including po yung Quran ni Mrs. Patasaha. At dito, sinakay namin sa yung driver kong white camera van, doon ang halos sinakay. And then, doon sa pinakalibliban ng Laur Quarry, doon ko dinala. Pagdating doon, may ready na nakukay. Ang isa na nandoon sa naghukay ay si Miguel. Ito po ay isa sa mga trusted ni SPO for Laud. At dito, ang instruction is hubaran lahat bago ilagay sa kanilang common grave. After several days po, nag-report kami kay Major Makasait. Kung hindi ako nagkamali, binigyan kami dito ng 200,000. At instruction ni Major Makasait, balikan namin ang lugar na nagdala kami ng U.S. Oil para ito ilagay sa kanyang common grave. Para hindi ito dagsain ng mga langaw. At saka dagdagan namin ang libingan ng lupa dahil the tendency na mag-reseed ito. Ito po ang nangyari. Isa po ang talakayin ko dito, ang John Pala case. Dito po sa kaso ni John Pala, ang nakontrata sa akin ay si SPO for Sunny Benaventura. Dito po sinabi ni Sunny sa akin, nagalit si Mayor kay Jun Pala dahil sa palagi nitong pag-atake halos araw-araw. At narekomenda ako ni Sunny Benaventura kay Mayor na pwede ako ikontrata. Tinanggap ko po ang kontrata na 3 million. Tinawagan ko si Jim Tan dahil siya po ang mas may maraming players na mga alaga. Dineclare ko kay Jim Tan na 2 million ang kontrata. Pumayag naman siya. At dito nagsagawa kami ng plano against kay John Pala. May binigay si Sunny sa amin na operational plan of 500,000. Dito po, twice namin siyang i-attempt
At twice naman siya nakasurvive. Naglaylo kami for several months. And after this, nakita kami ni Mayor sa isang mall. Nakita ko siya na wala ang kasama security, nilapitan ko siya, sinaluduhan ko siya. At sinabi niya sa akin, in Bisaya, naunsa man to pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sagot ko, sorry sir. And then, sinabi niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. Meaning, take time. Huwag magmadali. Lumipas ang ilang buwan, hindi ako nagkamali. Pinakilala sa akin ni Sunny, si Jerry Trucio. Isa itong empleyado ng City Hall at dating asset namin sa Dipang Anti-Crime Unit. Isa siyang NPA propagandist sa pag-alam ko. Isa din siyang part-time na security ni John Pala. Nabrief siya ni Sunny at sinabi sa akin, pumayag si Jerry na siya ang magiging intel namin sa loob sa grupo ni John Pala for the amount of 350,000 pesos. At dito, nakagawa kami ng pagkakataon na makuha namin ang pinaka-weakest point ni John Pala through the intelligence info of Jerry Trucio. Sa pagkatuwid, gumawa kami ng operation against John Pala. Hindi ito napatay si John Pala. Ang gunman, pinick up ko as per tawag sa akin ni Jim. Siya po ay si Valentin Duhilag. Dala niya ang M16 niya. Pinabihisan ko siya. Pinaiwan ko ang 16, ang M16. Malapit sa bahay ko, re-drop ko siya. Tinawagan ko si Sunny na showtime is over. Dito nag-advise si Sunny sa amin na i-off ang mga cellphone na gamit namin at gamitin ang useful ng mga cellphone. For several days, tumawag si Sunny sa akin, hinatid ang 3 million. Hinati namin ang 1 million. Dinala ko ka Jim ang 2 million, binigay niya sa akin ang 1 million para sa share ni Jerry at ni Sunny at akin. Excuse me again. Kasi wala namang nag-interject. At least, si Jerry Trucio ngayon na lumabas, hindi ba? Yes, okay. Mr. Chair. At least, I'd like to inform you na sa CIDG report dated, kailan ba ito, yung spot report ang pinagkuhanan nito, no? Na si Jerry Trucio, person of interest, noong kasalukuyang iniimbisigahan si John Pala, hindi ba? I would like to ask the PNP. Sorry, Yes, Mr. Chairman. Para lang hindi mawala yung train of thought. Ang tanong ko sa PNP, kung person of interest siya, anong klaseng follow-up ang ginawa niyo? Bakit nakalagay, naka-indicate sa report ninyo, nowhere to be found eh? Hindi nyo ba pinursu dahil person of interest? Di ba dapat may follow-up kayo kay Jerry Trucio? Na-remind lang tayo kasi nabanggit ngayon ni Arthur na mayroon talagang Jerry Trucio na involved dito. And yet, I'm basing my question doon sa inyong sinabit sa committee na CIDG report. No? Ito parang sinummarize na ng kasi ang date nito, February 24, 2017. And yet, ang pinaghanguan nito, mga spot report, progress report, and so forth and so on. I'd like to hear from the PNP. Anong klaseng follow-up ang ginawa nyo kay Jerry Trucio? Bakit hindi siya nakita? Bakit naputol? Bakit walang follow-up? Mr. Chairman, sir, may I answer Police Chief Superintendent? Sir, you permission, we just want to clarify with the PNP. Sir, I'm basing my answer on the third progress report regarding shooting to death of Juan Poras Pala Jr. dated September 29, 2003, coming from the 11th Regional Criminal Investigation Detection Unit, signed by then Chief of RCDU 11, Police Superintendent Jose Pante.
I may read paragraph 9 of this said report, sir. 9. Also, another personality in the person of Jerry Trucio, a close friend and former bodyguard of the victim when he was still a counselor, is now being placed under watch by this office to look into his suspicious and sudden appearance. Exactly. That is the that is the report, no? Yes, sir. So, kinoconfirm nyo yung sinasabi ngayon ni Arthur na ito talagang close friend ni nung counselor pa si June Pala. So, merong corroboration. Kasi alam nyo, SPAT report and progress report, hindi na pwedeng baguhin ito eh. Nangyari ito, what date was that report submitted? September 29, sir, 2003. 2003? Yes, sir. So, ang tanong ko, nasaan na ngayon si Jerry Trucio? Wala nang follow-up na nangyari. And the next question is why? Bakit walang follow-up? I can only read between the lines, sir. There were succeeding reports that they could not locate anymore. Summarize mo na lang dahil hindi mahaba pa yung kay Arthur. Yes, sir. The investigators were not able to find Jerry Trucio, sir. Why? I'm not private to the reason why, sir, but... But you are now the regional... Yes, sir. ...director, di ba? So, probably, sir. I'll give you a tasking, ha? You find out. Yes, sir. Ano talaga nangyari sa follow-up. If there was really effort to look for him and conclude the investigation, because that's material. Kasi kung haphazard yung follow-up nyo, that tells a lot, di ba? Based on the succeeding reports, sir, they tried their all efforts to locate but the person. Where is he now? He's gone missing. Yes, sir. Wala nang trace. Anyway, continue, SPO3 Las Cañas. Thank you, Mr. Chair. So, pagkaalam ko po, si Jerry Trucio ay empleyado ng City Hall hanggang ngayon. Andun daw sa City Hall. We'll check immediately, check, sir. I-check mo. Check it now. Habang nagkukwento siya, mag-check ka. Mr. Chairman, at the appropriate time, after nung salaysay ni Arthur Las Cañas, I will move to subpoena the names mentioned para din ma-clear nila yung mga pangalan nila to include Mr. Jerry Trucio. Yeah. Ipunin na lang natin habang nagsasalaysay other names that may crop up later. So, after po, nung natapos na yung hatian namin ng pera, hindi ako nagkamali, several months, or a month after, tumawag sa akin si Sunny, the instruction niya, proceed ako doon sa bahay ng girlfriend ni Mayor, kasi may bibigay na 1 million. So, pumunta pa po, nandoon si Mayor. Then, tinuro niya sa akin ng 1M. Kinuha ko ang pera and then sinabi ko sa kanya na thank you. Yun po ang kabuuang istorya sa pagpatay kay June Pala. Sunod po nito, ang sinabi po nito ni Ibiar about the case of June Versabal. Pinatawag po kami ni Mayor Rudy. Ako, hindi ako nagkamali, si Jerry Baguhin, then the late Pulhincio Pabo, na meron siyang ipahuli na dating ex-PC soldier. May mga complaint daw dito ng mga mayors. Binigay sa amin ni Mayor ang warrant of arrest. Ginamit namin si Edgar Matubato doon sa Samal Island kasi doon ito cited. In short po, nahuli namin through sa information ni Edgar Matubato, na-record ito ng Kaputian Police dahil covered kami ng warrant of arrest. Dinala po namin personally kay Mayor Rudy si June Versabal. At dito po, pinagalitan ni Mayor at minora ni Mayor. And sinabi ni Mayor sa amin, na baka kung ibalik namin yan doon sa Sigaboy Police, baka maka-skip yan. Then sinabi niya, lubaan na ninyo.
meaning patayin nyo na yan. Dito na problema kami kasi covered ito ng warrant of arrest. Pinuntahan namin ang station commander ng Sigaboy Police. Dala pa rin namin si John Bersabal sakay sa van namin. Dito binigyan ko si Inspector Romel Metra, chief ng Sigaboy Police, kung anong gusto ni Mayor. At dito, sinabi ko sa kanya, pirmahan nyo lang itong logbook namin na magpatunay na you received the living body of John Bersabal.